tayo ng chapsoy. Chapsoy. Napakulang lang ng baboy. Na-try, pero wala na isang. Ay, nagbigitan ng mga. Sakit yun eh. May pang kakagaling lang pala ng talsik ko ng mantika dun. Mataba kasi ito kaya talsik yung talsik. Tapulahin lang natin ng konti. Ito yung ating gulay. Broccoli, sayote, carrots, at meron tayong repolyo at celery. Ito nga palang cornstarch. Ayan. Lagyan ko na siya ng toyo at sugar. Ito na ipantitimpla natin sa kanya mamaya. Lagyan na natin siguro yung bawang para hindi na siya pumutok ng pumutok. Parang grade 3 pa lang ako or grade 4. Alam ko na palutuin. Kasi nagtatrabaho yung aking nanay noon. Tapos iiwanan niya lang lahat yung recado sa kagulay. Sasabihin niya lang, pulaan mo yung baboy, tapos pag wala na ng tubig, igisa mo, ganyan. Tapos kasi may bawang, sibuyas. Tapos lagay mo kanya yung gulay, ganyan. Kaya yan. Bata pa ako, alam ko na yung lutuin. Nalagay ko na yung sibuyas. Sibuyas na puti yung ginamit ko kasi nabalatan ko na yung kahapon. Yan pa yung galing ng local siya eh. Para hindi masayang. Elementary ako, naging ako ang nagluluto. Binibilin lang ng nanay ko yung ganyan. Dati nga, ano pa yung nilulutoan namin, yung kahoy. Yung sa ganito. Doon sa labas ng bahay, sa gilid. Ayan, tapos ilagay natin yung atay. Ihuli ko siya kasi ano. At nakuluan ko ng matagal. Tumitigas. Tumitigas yung karne. Bango. Ang bango ng ating nilulito. Yan, tapos ilagay natin ang gulay. Yan, ilagay ko na yan. Ganda ng gulay. Nagsasabay-sabay ko na yan. Broccoli, carrots, sayote. Sabay-sabay na siya. Tapos lagyan natin ang patis.
Lagyan natin ng konting patis. Lalapag ko muna kayo. Maglalagay ako ng paminta. Pagyan ko lang siya ng paminta. Pagyan lang natin konti. Tapos, takpan. Balikan natin mamaya. Lalagay ko muna kayo dyan. Ano ko lang ito? Lalagay ko na yung repolyo. Nandito na rin yung kimchi. Ayan, dalawang batch na. Hindi kompleto yung gulay kasi ang mahal ng gulay, ginto. 100 ang kilo ng repolyo ngayon. Pakamahal. Kaya wala siyang young corn, wala rin siyang iba yung isa? Cauliflower. Bagay may broccoli naman, okay na yun. Bilis na naman yung magluto. Talagay mo ng gulay. Timplahan mo siya. Pero ako na masyado nagtitimpla. Ang pinakatimpla ko na yung asin sa ano, sa baboy. Yun. Tsaka yung konting patis kanina. Tapos kasi ito na yung pinakatimpla niya. Toyo. May toyo ito. Tsaka asukal. Tsaka yung cornstarch. Haluin lang para mapantay yung luto ng gulay. Ganda na ng itsura niya. Ayan. Pampo lang ulo. Pag medyo luto na yung gulay, ilalagay na natin yung cornstarch. Ilalagay ko na to. Kasi okay na yung gulay. Medyo crunchy-crunchy na. Nagdagan ko lang siyang tubig. Okay.
Kukulain ko lang bago ko tikman. Ngayon yung itsura guys. Wow! Ang sarap! Ang itsura niya. Di ba? Sarap-sarap ang itsura. Kahit hindi kompleto yung gulay. Nilagay ko niya. Puro favorito ko. Ang yung corn sana masarap. Kaso wala. Masyadong mahal ang gulay. Yan ang maganda ng itsura. Sa mga gusto, yung crunchy-crunchy, ganyan. Pwede na yan. Tignan ko lang. Sarap. Tama-tama lang. Tamis alat. Pati lakot niya. Tama-tama lang yung sabaw niya. Okay na. Nakaluto na tayo. Patayin na natin yung kalan. Ayan. Napakadali lang yung lutuin. Para sa mga hindi marunong magluto, ayan, simple-simple lang lutuin. Napakadali. Pagsamasamayin nyo lang yung mga gulay na matitigas. Yung unahin nyo. Tapos yung second, pagsamayin nyo naman yung malambot gaya ng celery tsaka repolyo. Kaya tayo sa sawang toyo at calamansi.